naman ang school. Suggest. We are attending. So para maging maayos po yung ating ano. So kung wala na po mga tanong or suggestion and comments, so siguro po hinihingi ko lang. Kasi hinihingi ko po na makipag na magtulungan po tayo. So kasi kayo po bilang mga magulang, kayo po yung nakakasama, magulang or guardian, kayo po yung nakakasama ng ating mga estudyante sa panahong ito po kung ano yung kanilang ginagawa. So ako naman po sa abot ng aking makakaya, so binibigay ko po yung feedback regarding sa totoo lang, sa ating sir, mga hirap bata ako dyan. Base sa na-observahan ko po. Napakahirap pong. And then base rin sa pagtatanong sa kanila. Kulang na nga lang sir, i-push ko so yan sa building mga na, nahihirapan sila. Baka mas madali pa i-push sa building yan kaysa i-push na pag-aralin. Kasi po sa panahon ngayon, hindi po namin nakakasama yung mga bata. Meron po talagang mga ilan nila na hindi talaga nakakapag-comply. Ang ginagawa ko po, tinatawagan ko, kaso hindi po sinasagot yung aking tawag. Pag minessage ko, sin-zone lang po. So nakikita naman kung na-receive niya yung message. At least na sin. Kasi iba ini-ignore eh. Sa GC ng parents. Yan o, yan. And then yung ibang parent po, nakakausap yan, naman. Regarding dun sa kanilang kulit eh, no? Estudyante, sa status po, yun nga. Merong mga kahit problems ka na, ganyan, na o, nagdadial pa, may encounter. So nabibigyan naman po yun ng consideration. Kaya nga ang sinasabi ko po sa ating mga anak o mga estudyante, kulit, makipag-usap o kausapin yung kanilang mga subject teacher. So para dun sa kanilang mga kulang at para dun sa mga hindi pa nila na ipapasa. Kasi binibigyan naman po sila ng panahon para makapag-comply. Dahil ganito nga po yung sitwasyon natin, unlike no face-to-face. Kasi alam nila na binibigyan pa sila ng panahon. Ako po ang means of communication ko lang, messenger, so tawagan sila para i-follow up kung bakit ganun po yung nangyayari. Yun ang, yun ang rason. Yun lamang po mga dear parents. So tulungan po tayo sa pagmo-monitor dun sa ating mga estudyante para maging maayos po, lalo na third quarter na. So hanggang July 10 po ang ating klase. So school year 2020-2021. So May 15 po.